Good day guys! Nandito tayo ngayon sa baluarte ni Sir Noel Hertes. So siya ay isang engineer, ano? Engineer, tama. Ang daming ibon, no? Laki ng loob. Ang laki ng loob, oh. Ang laki ng loob, ayan, no? Napakalaki ng loob. Ay, mga ibon niya. Naka-open loop siya ngayon, no? Napakalaki. Sa totoo lang guys, hindi lang to yung ano niya, yung mga ibon niya. Nakatago pa yung mga stock birds niya. And try nating umakyat. Tara. Ayan, nagpapatuka si sir. Sir, pwede ba pumasok, sir? Ayan, dinatawag niya. Ayan, si Sir Noel. Sir, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin dito. Ang daming ibon. Nasa labas pa iba eh, no? Ayan, nasa labas pa iba. Nasa labas pa yung marami, kaya ano? Ayan, ano yung pangunan. Ayan, nasa labas pa. Ito yung ibang ano? Hen. Mga hen. Ayan, o. Magkakamukha ang ano, ibon dito. Ibig sabihin, sir, ano pala, puro mga kakpalay nasa labas? Pag nagpaparoundan mo kayo, huwag kasabay yung lalaki niya ang babae. Oo, kaya tumatambay yung sa amin, sir, eh. Mas madali silang bumaba pag mag-aaral. Ah, okay. Nagpaparesan kasi hindi lang bumaba. Ang lawak ng loob. Ang daming ibon. Yun o, yun po. Kapag busy daw si Sir Noel, yung brother niya daw yung nag-aasikaso rito. Ang ganda ng loob. Ang laki, oh. Ang sarap nga naman mag-alaga ng ibon kapag ganito ka kalawak, ganito kalaki ang loob mo. Ay na, ayaw pang pumasok yung mga kakayo. Sir, pansin ko ano, yung mga ibon nyo rito magkakamukha na, ano? Kasi bali apat or limang bloodline na lang kasi yung halos ginagamit ko. Ah, okay. Na family. Mag-i-infuse man ako ng ibang line, siguro pasok lang siya, 1/4. Pero yung talagang line ko, ayun pa rin. Kasi kung te-testing ka pa ba ng iba, kung meron ka ng line na napapatapos. Tama. Na, magkagastos ka ng panahon. Pero kung naghahanap ka ng improvement, ano ka, tawag doon, mag-infuse ka ng bagong linya. Kasi sa ibon naman kasi, hindi ako naniniwala na merong ibon na kompleto. Diba? Kaya nga sila may tinatawag na speed bird, sprint bird, middle distance, long distance, super long distance. Hindi ka pwede magkaroon ng isang ibon na kompleto lahat yun. Tama. Kasi bawat linya ng ibon, may kanya-kanya configuration ng katawan yan. Kaya nga pag bumibili tayo ng ibon, sinisilip natin yung big muscle ng chest, mouth, di ba? Pakpak, malapad, manipis, matulis, bilog. Di ba? Yun yung variation natin sa pagpili ng ibon. Kahit anong gawin natin na breeding para i-correct yun, kung yun talaga yung bloodline niya,
Tama, tama. Diba? Hindi mo mababago yung structure ng ano, by God, yun yung scientific structure nila, body structure, muscle, yung bones, balance, yun, ano, kumbaga nandun na sa ibon yun eh. Mm. Kaya yung mga iba, minsan, naghahanap sila ng ibon na panglong, gusto nila maliit. Apo. Oh, kaso, ang mga ibon na talagang panglong, may supat yan. Kundi medyo malaki. Kaya nga, di ba, yung mga dyan atin, halos parang, ano na sila, maliit na manok. Apo. Di ba? Malalaki talaga, ano? Oh, normally talaga, pag long distance, malalaki. Siguro, minsan, lumiliit, dahil na lang dun sa feeding, o sa supplements ko. Pero pag tinignan mo pa rin talaga, na yung kunyari pure siya, makapal siya ng dyan atin, talagang medyo malaki yung ibon. Ayun guys, so magkakamukha yung ano. Konting sulyap lang tayo rito. Maya-maya ipapakilala ni Sir yung mga linyada niya rito sa loft niya. Tara, papasok tayo ngayon sa ano guys, sa stock loft ni Sir Noel. At andito rin yung ano, yung breeding section niya. So dito siya nagsasalang. Ito yung stock birds niya, dami pala. Sir, anong nandito? Hen of hen. Tapos dito yung cock. Ayan, yung mga cocks nandito. Ang dami. Tapos may mga nakasalang siya rito guys. Ayan. Ito yung ano, mga... Papalipad din kasi ako sa MMFC. Oh, okay. Ito yung mga first touch ng North. Naka-MMFC, sir. So, bali, sir, anong bloodline yan? Ito... Bali, yung daan, Beckert. Yung Beckert. Malaki, Beckert Benz. Beckert Benz. Kasi ginamit. Ayun, no? Oo. Ito ba yung Florison nyo, sir? Oo. Sabi na, eh. Yung Florison. Red Emil yung ano. Ah, Red Emil naman po. Ayun, naglabas ng ibon si Sir Noel. Sir, anong ibon yan, sir? Ano to? Benstra. Benstra. Ah, Benstra. Yung galing kina Janbear. Ah, okay. Yung ginagamit din ni Morado. Ah, okay. Kumuha lang ako kasi pang-blend ko sa Beckert para magka-speed. Speed. Oo nga. Ang mga Johnson Bloody din ang pagkakaan. Pero ano ko na to? Finisher ko ng South. Ah, finisher nyo ng South yan. Magandang ipo. Ipo. Maganda, teka tol. Ihipo ako. Sige, ano yung alam mo? Yung camera mo. Napakagaan, tol. Tony. Ano nga? Binstra yan, ano? Binstra, tol. Tapos? Beckert Binstra. 50-50. Tapos ito, yung asawa. Benjilet. Para maging 75. Solid. Ang kaan, no? Kapagka pure, ito katawan. Yung nakakahipo si Mark, eh. Mamaya ako hihipo. Ang ganda, oh. Original, yeah. Ano, nag-gold. Ay, pagka-Beckert. Nakasalang pa yan. No, sir. Pero yung katawan, tol, kahit nakasalang, anong katawan? Ganun pa rin. Buo pa rin, ano? Ganda pa rin. Very, ano kasi dapat, kung natin isalang yung breeder, dapat parang halos, parang bato na yung katawan niya. Kasi para ma-prepare natin. Kasi magsusubo sila ng tama, 10 days. Mag-uubos sila ng ano, eh. Kaya kung sasalang mo lang, basta yung din. Ipo, nag-gold ay pagka-pure talaga na ano. Lalo yung mga producer. Yan talaga yung isa sa mga Benjilet. May naka... Patala. Ano ko kasi unang line, itong mga to. Yung mga Benjilet talaga, ano po. Ano pa? Start kasi ako magkalapate, 1994. Ah, tagal na. Pero... tagal na po, ano? 1994, sir? Oo. Pero... Tagal na, ano? Year 2000 ako naka-acquire kay... 2004, kay Ma'am Ben. Kay Ma'am Ben. Hmm. Bali, yung line na yun, sinabi niya na paramihin ko, mapapakinabangan ko balang araw. Pero, sa totoo nangyari nga po. Meron na akong mga, ang tawag doon, napudos na imbayo ko, nandiyan dyan, naglaro din siya nung line na yun. Naglipad ako kami sa Manila. Merong ano, talagang masasabi mo siya na panglong. Kasi Apari 1, 15 place. Apari 2, 9. Santa Ana, champion. Oo. Magaling talaga sila. Magaling sa duluhan, ano, sir. Kasi doon lumalabas yung galing nila. Ano, ang
bloodline kasi niya, Beckard, long distance, yun yung kinukuha mo sa kanya. Kaya kung magpa-bloodline ka ng Beckard as nag-ano ka makapag-pooling, eh parang hindi maganda, ano, para ka nag-donate. Dapat yung alam mo yung bloodline mo. Kung pang-pooling sila, gagamit ka ng Janssen. Opo. Kasi pang-sprint eh. Pang-sprint eh. Kaso, may mga ibang Janssen na ano na pang-sprint pero may pang-long. May pang-long. Tulad niya, meron akong binigay sa akin ni Brother Toto na Janssen. Opo. 500 miler. Hindi ibig sabihin, Janssen siya na long distance. Oo nga po. Kaya dapat, hindi lang sa ano mainstream nila mo siya bibase. Be-base mo din siya sa origin ng family niya. Okay. Kung anong distance pa siya magaling. Okay. Kaya very vital din kasi yung tawag doon, pagbili ng ibon, hindi lang basta sa lahi. Yeah. Kaya maganda, meron kang basis. Hmm. Para masusundan mo din yung pairing mo. Kaya hindi ibig sabihin na binigyan ako ni ganito, di ba? Na mananalo ka na. Apo, totoo. Kasi sila nga, bago nila nagawa yun, ilang taon nila ilang na pinag-blending, diba? Totoo. Ganun din yung pagsayo, itatrial mo pa rin. Itatrial pa rin po talaga. Kasi, parang sa manok, diba? Nasabihin na winning line sa akin, pero possible na hindi winning line sa'yo. Yung ilalabas ako. Okay, meron ganun din ako ma-experience na nanalo sa iba, pero sa akin, hindi ko mapatira. Totoo pala talaga nangyayari. Kasi, hindi naman tayo pare-parehas ng liliparan eh. Opo, iba tama. Yung location natin eh. Opo. Kaya sa akin, yung bloodline ko, minintain ko lang kung alin yung kumbaga, alin yung nagwo-work sa akin. Opo. Yung mga ibang line na hindi, pinatry ko sa iba. Sa kanila naman, nag-work. Nag-work, diba? Tama. Kaya ano din yung observation para maging ano, hindi lang sa blast, sa bloodline.